Inakusahan ni Senador Antonio Trillanes de Fort ang palasyo ng pagbabayad daw ng 10 milyong piso kapalit ang peking dokumento tungkol sa umunay bank account ng Senador. Inakusahan din niya ang Pangulo ng regular na pagtanggap ng milyong-milyong piso noong mayor pa. Lagpas sa sahod niya noon. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Senator Trillanes is recognized. Pinangalanan ni Senador Antonio Trillanes IV ang pinagbilhan umano ng mga inimbentong dokumento ni Pangulong Duterte na naglalaman ng inimbento raw na bank account ni Trillanes sa ibang bansa. Isa umanong Daniel Snooki Cruz na binayaran ng 10 milyong piso. Ang gumawa at nag-imbento nitong mga accounts na ito ay isang nagngangalang Mr. Daniel Snooki Cruz. Ito pong tao na ito ay nagpapanggap siya na siya raw ay isang well-connected sa U.S. Embassy. Ang sinasabing peking dokumento halos katulad raw ng ginamit noon kay Senador Laila De Lima na nakakulong ngayon sa Camp Crame. Sa kanyang privilege speech, binalikan ni Trillanes ang mga umunoy malalaking bank transaction daw ni Pangulong Duterte bago maging presidente. Umabot raw sa 2 bilyong piso ang perang lumabas-masok sa mga sinasabing bank account. Ang tanong, ano ba ang pinagkakakitaan mo, Mr. Duterte? Mayor ka lang naman ng Davao City noong mga panahon na yan, wala ka namang negosyo. So saan galing yung daang-daang milyong piso at total na from September 2006 to December 2015, total amount of credits and deposits ay tumataginting na mahigit na 2 bilyong piso. Bukod pa dyan, may regular daw na natanggap noon si Duterte nung siya ay vice alcalde pa ng Davao. Pati mga anak niya at common law wife na si Hanilet. Mula October 2011 hanggang April 2013, umabot daw ito ng mahigit 118 million pesos. Mula raw ito sa kaibigan na si Sammy Uy, isang businessman sa Davao na kaibigan ng mga Duterte at isa sa pinakamalaking campaign donor ni Duterte nung nakaraang eleksyon. Hindi sinabi ni Trillanes kung saan galing ang impormasyon at dokumento niya. Ini-question mo kung illegally obtained, kung ano-anong aligasyon mo, para malaman kung totoo ito o hindi at para malinis mo yung pangalan mo doon sa mga naniniwala pa sa'yo na hindi ka kurakot, lalo na yung mga sundalo at yung mga PMAR, yung mga sundalo na isinusubo mo ngayon sa gera dyan sa Marawi, ipakita mo na hindi ka kurakot, pirmahan mo ang waiver. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.